o mas kinilalang langis, isang bagay na tila ba kumukontrola sa bawat bansa ukol sa pag-unlad at pagyaman ng ekonomiya. Ngunit sa nagdaang taon, tila ba unti-unti nang natutuyo ang mga mapagkukunan ng langis, partikular na sa mismong gitnang silangang bahagi, kung kaya't umugong ang mga balita ukol sa mga oil and gas exploration sa mga bansang kilala na may malaking deposito ng naturang oil and natural gas at isa na nga ang bansang Pilipinas. Pero paano nga ba natin mapapakinabangan ang naturang likas na yamang milyong taon ng nakabaon sa ating kalupaan? Ang Pilipinas ay kilalang bansa na may napakamasaganang mapagkukunan. Isa na nga dito ay ang naturang mga liquefied natural gas na sinasabing isa o mano sa pinakamalaking yaman na mayroon ang ating bansa na sadyang hindi pa natin gaanong nasisiyasat at napapakinabangan. Di mapagkakaila na ang ating bansa ay patuloy na dumadanas ng mga rotating brownouts at talagang may napakataas pa na singil ng kuryente. Bagay na siyang naging suliranin na sa araw-araw ng bawat Pilipino, na ayon pa, posible itong mas lalala sa hinaharap sa kadahilanan ng posibleng pag-usbong ng malaking krisis sa enerhiya. Isa sa mga naging pangunahing talakayan ng kasalukuyang administrasyon ni Marcos ay ang naturang mga oil and gas exploration sa ating bansa. Kilala at subok na ang Pilipinas na sagana sa naturang mga enerhiya. Isa sa patunay ay ang mismong Malampaya gas field na makikita sa Service Contract 38 license area na matatagpuan humigit 80 kilometro mula sa mismong hilagang kanluran ng Palawan. Ito ay may laking 83,000 hectares at ang kaisa-isang natural gas field ng ating bansa sa kasalukuyan. Taong 1992 nang madiskubre ang malaking deposito ng natural gas sa bahagi ng mismong pinagtatayuan ng Malampaya gas field. Karamihan sa mga natural gas na makikita dito ay ang tinatawag na methane na galing pa sa mismong pagkabulok ng mga organic material sa loob ng libo-libong taon. Isa ito sa mga hinihigop at pinoproseso ng Malampaya gas field upang magsilbing fuel sa mga nagmamalakihang power plant na matatagpuan sa Luzon na siya namang lumilikha at pinagkukunan ng kuryente upang magdala ng liwanag sa dilim ng bawat tahanan. Taong 2001 nang ito ay magsimulang mag-operate at may produksyon na aabot ng 12.1 million cubic meters per day. Bagay na talagang malaki ang tulong nitong nagawa sa mismong supply ng kuryente sa Luzon. Nasa halos $12 billion na rin ang kinita ng gobyerno mula nang nag-ooperate ito noong 2001. Ngunit sa kabila ng kasaganahan nito, ipinahayag ng mismong Department of Energy na unti-unti na ring nauubos ang mismong natural gas sa Malampaya gas field na posibleng mangyayari ito sa taong 2027, bagay na talagang posibleng hahantong sa isang malaking energy crisis ang bansa kapag hindi ito napaghandaan. Kung kaya't sa kasalukuyan, puspusan na ang mga ginawang paggawad ng ating gobyerno ng naturang mga service contracts sa mismong mga kumpanyang gagawa ng mga pagsasalik at drillings. Ito ay upang maipsa na rin ang patuloy na pag-angkat natin ng mga langis galing sa ibang bansa. Isa sa mga naging pangunahing oil prospect ng ating gobyerno ay walang iba kundi ang mismong Ligwasan Marsh na matatagpuan sa Cotabato Basin. Bagay na ayon pa sa mismong Department of Energy, iginawad na ang naturang service contract para sa Area 9 sa kumpanyang SK Ligwasan Marsh Oil and Gas Corporation. April of 2022, ipinahayag na ng mismong kumpanyang SK Ligwasan Marsh Oil and Gas Corporation na prioridad na nila ang paghahanap ng naturang mga rig. Ito ay upang masimula na ang paghuhukay sa bahagi ng Ligwasan Marsh sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Ang SK Ligwasan Marsh Oil and Gas Corporation ay isang 100% Filipino-owned company na nakakuha sa naturang Petroleum Service Contract Number 77 o Area 9 na inaasahang sumakop sa tinatayang 72,000 hectares petroleum perspective na matatagpuan sa onshore Cotabato Basin. Ayon sa mismong skligwasanoilandgas.com, ang Cotabato Basin ay may sukat na 1.2 million hectare na matatagpuan sa mismong Central Mindanao na sumasakop sa lalawigan ng Sultan Kudarat, Maguindanao, North and South Cotabato at kabilang na ang mismong Ligwasan Marsh. Ayon sa pahayag ng Gulf News, tinatayang nasa 3.4 million cubic feet ng natural gas at 4.8 billion barrels ng krudo ang talagang matatagpuan sa Ligwasan Marsh.
Ang natural drilling operation ay binigyang prioridad ng kasalukuyang administrasyon ni Marcos. Isa sa mga ninais-nais ng administrasyon ay upang mapakinabangan na sa lalong madaling panahon ang naturang mga likas na yamang nakatago lang sa kalupaan ng Mindanao. Ang naturang likas na yamang matatagpuan sa Cotabato Basin ay talagang makapagbigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang tinatayang nasa 3.4 million cubic feet ng natural gas na makukuha ay kayang makapagsupply ng 3 hanggang 5 power plants na kayang makapag-generate ng humigit 3,000 megawatts, habang ang inaasahang 4.8 billion barrels ng krudo naman ay kayang makapagsupply sa isang oil refinery na kayang makapag-produce ng 400,000 barrels bawat araw sa loob ng 33 taon. Isa rin sa mga tinitingnang proyekto ng ating gobyerno para sa hinaharap ay ang mismong pagtatag ng tinatawag na Export Processing Zone. Ang mismong Export Processing Zone ay isang customs area kung saan ginagawa ang mga commercial at industrial exports na isang daan upang mapalago ang naturang ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan ng mga dayuhan. Isa sa mga prospected location ay ang mismong Tuna Bay na isang deep anchorage area na matatagpuan sa munisipalidad ng Palimbang Sultan Kudarat na nasa tabi ng mismong coastline ng Celebes Sea. Ang naturang Tuna Bay area ng Palimbang Sultan Kudarat ay talagang nag-aalok ng pinakamagandang lokasyon para sa isang export processing zone. Isa rin sa mga tinitingnang anggulo ay kung saan ang naturang bay ay may lalim na aabot ng 20 fathoms o 120 feet mula sa mismong baybayin. Bagay na kung ibabase sa pinakamalaking crude carrier na may sukat na 93 feet draft, kaya nitong makadaong sa mismong bahagi ng Celebes Sea upang makapag-angkat ng krudo na galing sa mismong natural gas reserves ng Cotabato Basin. Ayon din na kapag tuluyan ng mag-ooperate ang naturang export processing zone ng Palimbang, magiging isa ng pangunahing ruta ang Tuna Bay. Nang dahil, isa ang Celebes Sea na maituturing pangunahing sea line of communication kung saan konektado nito ang mga nangungunang maritime nation kagaya ng Malaysia, Indonesia, Brunei at Singapore. Pababa naman ito kung saan makikita ang karagatan ng Australia at New Zealand. At sa mismong kaliwang bahagi nito, ang Pacific Ocean Coastal Nations na patungo sa karagatan ng Amerika, Canada, Russia, Japan, China at ang buong Southeast Asian countries. Inaasahan rin na kapag tuluyan ng masuri at makuha ang mga oil and gas deposit sa mismong Cotabato Basin at Liguasan Marsh, malaki ang tsansang mapapabilang na ang Pilipinas sa OPEC o Organizations of the Petroleum Exporting Countries, isang organisasyong kartel na binubuo ng 13 bansa. Kung kaya't isa ito sa talagang tinutukan ng Marcos Administration sa kasalukuyan. Inaasahang malaki ang maitutulong nito sa mismong pilit bumabangong ekonomiya ng Pilipinas. Ayon pa na nasa halos humigit kumulang $26 trillion ang halaga ng naturang mga hydrocarbon ang talagang hindi pa nasisiyasat at napapakinabangan ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. At isa na nga dito ang itinuturing pinakamalaking oil and gas reserves na matatagpuan sa Cotabato Basin at Liguasan Marsh. Inaasahan ring makakalikha ito ng libo-libong trabaho na para sa mismong masang Pilipino. At inaasahang magiging pangunahing mapagkukunan din ito upang mabayaran na ng Pilipinas ang dayuhang utang nito na siyang isa sa unti-unting nagpapalugmok sa ating gobyerno. Bagay na dapat rin nating suportahan ang mismong mga proyekto ng ating kasalukuyang administrasyon, alang-alang na rin sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa sa hinaharap.